Hi guys! Merry Christmas sa ating lahat. So, on to this video ay ibabahagi ko sa inyo kung paano ko na-renew ang aking passport during this pandemic. So, before we go to our video, if you haven't subscribed to our channel, guys, please do subscribe and hit the notification bell beside the subscribe button para if ever we have a new upload video, you will be notified. Ang problema, guys, kahit pandemic, kahit meron pa yung carbonara na yan, walang problema. Dahil meron naman tayong online appointment, so mas easy para sa atin. Anyway guys, kung kayo ay nandirito sa Hong Kong, maaaring ang video ko na ito ay makatulong sa inyo kahit at sana ay makatulong talaga. At magkaroon kayo ng idea. Email ako doon. Nag-set ako ng appointment. Pero yung link na yun is expired na ma-expire siya within 24 hours. So, I was wondering why. Bakit hindi ako naka-receive ng any confirmation galing sa kanila. So, I emailed them. And sinend ko sa kanila yung renewal form. Papakita ko dito yung renewal form. In-email ko sa kanila yung renewal form or nag-send ako ng message sa kanila na tinanong ko sila. And then, nag-reply sila sa akin na i-email ko sa e-pass. E-pass that, basta meron siyang ganon sa e-pass, guys. Nag-reply sila sa akin. Then, pagkatapos nun, in-email ko yung e-pass. After nun, nag-reply yung e-pass sa akin and sila na mismo nung nagbigay ng date sa akin at oras kung kailan ako pwedeng pumunta doon. So, before ka pumunta doon, guys, make it sure na dala-dala mo na lahat yung mga requirements mo. Isang photocopy ng iyong Hong Kong ID, then front page ng iyong passport, syempre, photocopy mo yan. And then, yung sarili mo, syempre, naka-formal ka, guys. Walang mga colorate sa mukha. Well, kung meron ka mang contact lens, dapat merong purpose kung bakit ka may contact lens or may papakita ka na document kung bakit ka may contact lens in any purpose. And then, guys, pagkatapos doon, siyempre, pagpunta mo doon sa consulate, guys. Ang consulate ay matatagpuan naman sa Admiralty, sa United Center. Information, kukuha lang kayo ng number and then punta kayo sa window 4. After nyo magpunta sa window 4, confirm nila yung appointment and yung mga requirements mo. Punta ka na sa window 3. Sa window 3, kung saan magbabayad ka ng 480 Hong Kong dollars sa iyong passport. After ka makabayan, magantay ka na lang na tawagin yung number mo or mag-appear doon sa screen yung number mo. Then mag-picture ka na. And then sa time ko, meron kasi lang ni-required sa akin na brown envelope and then the stamp. So unlucky dahil hindi ako nakahanap noon. Nagtanong-tanong muna ako sa ating mga kababayan doon kung saan ako makakabili. Kung hindi kayo nakadala, pwede kayong bumili doon sa katabi ng Metrobank sa gilid, may parang photocopy doon na shop and then meron sa mga brown envelope. And of course, yung parang sa address sa kanila na yun sa consulate and then ikaw mismo yung pipick up ng yung passport pag nandoon na yung passport mo. Kukunin mo lang sa consulate. Sana guys, ang video ko na to ay makatulong sa inyo kung paano kayo makapag-renew ng iyong passport through online at kung anong email ang iyong dapat gamitin. Thank you guys kung ano nang hitsura ng ating bagong passport dahil sobrang excited ako sa ating bagong passport, guys. Dahil sabi na nila 10 years na yung bago nating passport. So, I will update you guys kung meron na tayong bagong passport and sana ay nakatulong sa inyo ang video ko na to and I hope to see you again soon and Merry Christmas again ulit Merry Christmas sa inyong lahat, guys, and always remember, guys, don't forget and always remember, be good and be a blessing in our world today and God bless us all. Bye-bye! Thank you for watching, guys! Like this video, please give this video a thumbs up and if you haven't subscribed, subscribe. Bye!